Ng araw mga kawagod, sa video po natin ito ay nagawa po tayo ng drawer na may cutlery siya ito. So ito po yung lagay natin ng mga kutsara at saka mga dito. Ito yung ating drawer. So yung module na ito yung 600, so bumili ako ng para sa 600 din ano na cutlery niya. So ganyan talaga siya pag binili. Kumbaga sobra lagi. So kakatingin natin siya. Puputulin natin yung mga sobra niya para pumasok siya sa loob mismo. Okay. So naglagay na ako ng marking niya na tatabasin. Ito naglagay ako na. Natapos na natin yung paganyan niya. So, yun na, shoot na siya. Ngayon naman yung pag-rito kasi ito sobra pa. Yung dalawang pag-vertical niya. So, babawasan din natin. Lagyan din natin ng marking. Para meron tayong ano, tanda kung saan tayo magka-cutting. Okay lang naman na kahit medyo maluwag siya kasi kailangan medyo nahuhubot mo pa rin yan. Hindi siya pwede masyadong masikip. So ito yung katingan. Ano, tatabasin natin. 15mm yung tatanggalin natin kabilaan para pumasok siya sa loob ng drawer box. Tinabas natin kumbaga ito na yung buong para pumasok sa guard. Kaya natin ipasok. Ayan. Ito lang siya. Medyo maluwag siya. So, pag tatanggalin mo, pwede mo ano kung halimbawa lilinisin. So, madalas ang tanggalin. Hindi katulad nung ano nung factory edge, so gagawin natin, lilihain lang natin siya para maging ganito naman kakinis. Lilihain lang natin tsaka cutter. Gas pang niya. Kainis na siya. Hindi na
pagdating natin, may plastic pa naman siya, hindi ko muna tinanggal kasi doon ko natatanggalin sa ano yan, sa job site. Pag-finish na talaga siya. Ayan, malinis na yung ano, yung pinakakanto niya. So parang bumalik lang din sa dati. Nangyari kasi kailangan talaga siyang liitan para pumasok sa kanyang drawer box. So, yun. Ito na yung mga tray niya. Yung drip pan, nilagay ko na sa ilalim kasi isa lang yung drip pan. Nilagay ko na para isang diretso na lang. Hindi mabasa yung cabinet. So, yun mga ka-woodwork, yun lang po siya kadaling katingin. So yung ginamit kong blade, 88 siya, lumang blade ko kasi yung mga bago, so hindi naman natin pwedeng gamitin sa kahit lumang blade siya, basta matalas pa, or kung hindi na matalas, pwede nyo naman kasain. So, hindi mo kailangan ng bagong blade. Kaya kahit circular lang yung gagamitin natin, makakapagtabas tayo ng gamit. Yeah.